Hello mga bossing, welcome back to my channel. Kayo po ba mga bossing ko ay napapansin niyo na parang kayo po ay wala nang pagmamahal sa inyo pong sarili? Alam niyo po ba mga bossing na mas mainam na kumbaga balance kayo or mas higit kayong mahal yung inyo pong sarili? Pero pagdating sa mga anak, mahal yung inyong anak mas mainam kaysa sa inyo pong sarili. Pero pagdating sa usapin ng relasyon or kaya yung tipo na, yung ba tipo na, kasi may mga bossing din ako na mas mahal nila yung ibang tao kaysa sa kanyang sarili. Parang halos lahat na ibigay para lang maging masaya ang iba, pero kumbaga yung natitira sa kanya ay zero na, wala na. Ngayon po mga bossing, mas mainam na gawin yung balance. Kasi mahirap din pong may ganyang klase ng pag-uugali. Bagamat tunay namang napakabait, kaya lang ay masama din po yung may mga ganyang klase ng pag-uugali. Ang ending po niyan, kayo po ay, kumbaga kayo ang kawawa. Ngayon po mga bossing, marami akong mga bossing na ganyan, lalo-lalo na mga OFW na ibigay na lahat. Tapos nang umuwi siya sa Pilipinas, wala na. Wala na po siya, walang pumasa sa kanya, wala siyang bahay, wala siyang ano. Kumbaga, siya po yung nanghihingi sa kasalukuyan. Ngayon po mga bossing, para kayo ay kumbaga maalis sa mga ganyang sitwasyon, ay subukan niyo po itong gawin para kapitan din po kayo ng swerte. Ito po ay pampakapit din ng swerte po sa inyo para mawala yung kung ano man ang mga kamalasan na mga pinagdadaanan po ninyo sa inyong buhay. Kaya kung kayo po isa sa mga niliwala sa mga gatong mga pamamaraan, ang video ito ay para po sa inyo. Ay dumadaan sa mga ganyang sitwasyon, aba mga bossing, yan po yung masasabi kong hindi tama. Dahil marami na ako naringgan ng ganyang sitwasyon, ano po ang ending niya? Wala po. Kumbaga siya pa po ay palapit-lapit sa kanyang mga pamangkin, sa kanyang kapatid, pero wala pong tumanggap sa kanya. Pero siya po ay nagkaroon na ng edad sa ibang bansa, nagpapadala dito sa kanila, at kumbaga halos lahat ay binigay na. Ni makain nga po doon, wala talaga nagtiis ng gusto. Nung siya po ay nagkaroon na ng edad, ay nako, wala na. Wala na pong, kumbaga wala na tumanggap po sa kanya. May na mga bossing, kayo po ay magkakaroon ng balance, o kaya mas mamahalin nyo muna ang inyo pong sarili. Pero pagdating sa mga anak, dyan nyo ito todo. Syempre anak nyo po yan, ginawa nyo po yan, di yan ang obligasyon po ninyo mga bossing. Pero pagdating sa mga ganyang sitwasyon, sa ibang usapin, kailangan sarili po muna ninyo mga bossing. Kasi ang ending po niyan, mas magiging kawawa po kayo, kasi marami na akong nasaksihan sa ganyan. Ngayon mga bossing, ito pong aking ituturo. Bukod po sa mahalin nyo inyong sarili, ay kakapitan naman kayo ng swerte. Para pagka naman kayo ay sinuwerte ng labis-labis, dun po kayo mag-share ng inyong blessing. Kapag po labis-labis, pero pag yung panakto lamang, ay unahin muna ang pamilya, pagtapos sa inyo pong sarili, mga bossing. Mag-ipon po ng husto, para in the end, ay may patutunguhan po, meron kayong mabubunot. Ngayon po mga bossing, ano po ang mga kailangan po natin? Kailangan po natin ng pinato yung rosas, dahon ng rosas, petals ng rosas. Ito po yung nabibili sa Lazada or kaya po sa Shopee. Meron din po nito sa, kahit yung mga fresh na bulaklak na kulay pula, pwede po yun. Yun po ang inyo pong gamitin. Isa lamang na rosa, sapat na. Pagkatapos mga bossing, kailangan natin na rose quartz. Ang rose quartz mga bossing ko ay tungkol dito sa buhay, pag-ibig, pagmamahal sa sarili, at para kapitan din po kayo ng kaswertihan. At sasamahan pa po natin ito ng rosemary. Ngayon po mga bossing, ganito lang po ang pagganap. Ilalagay po natin dito ang mga isang kutsara nitong ating rosemary. Kaya lang, pag kinutsara po ito, nalalaglag din sa kutsara, kaya kakamayin na po natin. Ayan, ganyan lamang po yung gagawin. Pagtapos, isang buong rosas na ang inyong kailangan. Ngayon, dahil ang atin ay pinatuyo, ayan, kakamayin na po natin. Pagtapos mga bossing, kailangan natin itong ating rose quartz. Ayan. Pagtapos, sala po lang kayo sa may silangan. Think positive sa pamamagitan nito. Lahat ng mga pangarap nyo ay matutupad, at i-wish po natin dito na kumbaga magkaroon kayo ng labis-labis sa inyong mga pangangailangan, upang sa ganun ay makatulong kayo sa inyong pong kapwa. Ngayon po mga bossing, ay i-wish nyo na lahat ang nais po ninyo dito, na kayo po iswertein sa buhay, lahat ng mga pinapangarap nyo ay matupad sa pamamagitan ng gantong pampaswerte, at kung ano man yung mga pagsubok nyo pinagdadaanan ay masolusyonan. At ganoon din yung mga tao na humihingi po sa inyo na tulong, na marami mga problema pinagdadaanan dito sa Pilipinas, or kaya kung kayo OFW, yung kagaya ng na-share ko nga po sa inyo, i-wish nyo rin po dito na sila po ay magtagumpay din
sa buhay. Pagkatapos, wish na lahat-lahat ng nais ninyo na walang gamit na sana kasi iba-iba naman po tayo ng istorya ng buhay. Pagkatapos po niyan, mga bossing, ito po ay dadalhin nyo kahit saan. Bit-biten kahit saan, mga bossing, kahit saan kayo tutungo. Or kaya, kung nasa tahanan po kayo, ay di sa may silid po ninyo sa may kwarto, sa may pintuan ng inyong silid, or kaya mga bossing, ilagay nyo po ito sa ilalim ng inyong higaan. Pwede rin po ito sa may main door. Kaya, or kaya bitbitin nyo kahit saan kayo tutungo para kayo po ay lagi may mabisang proteksyon para sa inyong sarili. At ganun din nga po yung kagaya na shiner ko nga po sa inyo kasi mahirap po yung may mga ganyan sitwasyon. Napakarami ko na pong kakilala, maging sa mga bossing ko, maging sa mga kakilala ko na malapit po sa akin na ganyan po ang mga naganap. Ang ending talagang wala po talaga walang nangyari sa kanya pong pagtatrabaho. Kaya mas may na mga bossing ko ay kagaya po na nabanggit ko po sa inyo, panalangin na rin po sila. Pagkatapos yung mga taong nahingi po sa inyo ng tulong dito sa Pilipinas, kung kayo po ay OFW or kayo halimbawa kayo po ay may kakilala mga ganon, nagagana po ito sa inyo, na sila po ay magkaroon ng isang magandang pamumuhay din upang sa ganon eh kumbaga kanya-kanyang ano yung sikap, ayan. Kasi mahirap po yung may nalalagay sa mga ganyang sitwasyon. Yung banti po na ikaw po eh, kumbaga parang nasanay na parang halos lahat ay ibibigay mo kahit walang matira po sa inyo, ay iyon po eh, ang ending po niya, kayo po yung kawawa kasi marami na akong kakilalang ganyan. At mas may na mga bossing ko na meron tayong pampaswerte rin para tayo makapamahagi ng hindi naman yung halos lahat ay ibigay. Yung kumbaga yung mababalance ang sitwasyon. Kaya kung kayo po yung naniniwala sa ganito, subukan nyo po itong gawin. Kailangan nyo po ito. Ganon din po sa buhay pag-ibig na mas mahal nyo yung inyong kapartner kesa sa inyong sarili ang ending, kayo rin po ang kawawa. Marami rin akong kakilalang ganyan. Kaya mas may na mga bossing meron kayong ganito para mabalance ang sitwasyon at kapitan din kayo ng swerte. Yun lang po guys. Salamat po.